magandang araw sa inyo, no? So, welcome back sa ating channel. So, pag-usapan natin ngayon, no? We have a new lesson, okay? Sa Advanced Motor Control with PLC application. Ang lesson na to ay developing a wiring diagram, okay? So, this is, meron siyang tatlong part, okay? So, this is our first part of developing a wiring diagram. Okay, let's start with this lesson, okay? So, ano muna yung magiging objective natin dito sa lesson na to, no? So, ang pinakang objective lang naman natin dito is kailangan natin makapag-develop ng wiring diagram for a schematic diagram. Then, kailangan natin mag-connect a control circuit using wiring circuit diagram na yun. Okay? So, siguro naman karoon na kayong mag-interpret of wiring diagram. Okay? So, ito yung magiging rules natin dito, ah. The rules for system are the follow. No? Each time a component is crossed, the number must change. Then, all the connected components with the same number. Okay? With never use a number set in more than once. Yun. So, ito yung magiging rules natin dito. Okay. So, pinakamaganda is ito yung circuit number 1 natin, no? So, sabi dito, circuit number 1. So, makikita natin siya sa in the next slide. Circuit number 1 is an alarm silencing circuit. The purpose of the circuit is to sound a horn and turn on a red warning light when the pressure of a particular system becomes too great. After the alarm has sounded, the reset button can be used to turn off the horn. But the red warning lights must remain on until the pressure in the system drops to a safe level. So, ito yung magiging ano natin, no? Ito yung conventional way. Okay? So, explain na muna natin yung conventional way. So, ito yung magiging circuit diagram natin or ladder diagram natin. So, ngayon, gagawin natin is lalagyan natin siya ng circuit diagram. Kasi yung pagkoconnect ng circuit diagram is parang nagwa-wiring ka na rin. Okay? Gumagawa ka na rin ng wiring sa actual. Okay? So, paano natin to gagawin? So, ang pinakauna natin gagawin dito, kailangan muna natin siyang lagyan ng numbering. Okay? So, lagyan muna natin siya ng numbering. Okay. So, anong numbering yung gagamitin natin? So, sabi nga kanina, doon sa unang rules, sa mga rules natin kanina, no? Each time a component is crossed, the number must be changed. Then, number all the connected components with the same number, then never use a number set with once. More than once. Okay? So, let's try dito, no? Let's try natin siya dito. So, kung i-analyze natin yung circuit, no? Meron tayong pressure switch. Okay? Meron tayo ditong pressure switch. Okay? Then, meron tayong relay or magnetic contactor S dito. No? Then, meron tayong reset button na normally open push button. Then, meron siyang dalawang connection. This is for latching lang naman. Then, ito naman yung horn. Tapos, ito naman yung red light. Okay? So, ano yung pinaka first step natin na gagawin natin dito? Okay? Tuna, kailangan tayo magkaroon ng numbering. Okay? Kailangan tayo magkaroon ng numbering dito. So, paano yung numbering na yun? So, mag-start tayo sa line 1. Okay? Sa line 1, pwede natin itong ilagay na number 1. Then, number 1 din dito. Okay? So, ibig sabihin, yung linya na galing sa line 1, siya yung magiging line natin. Okay? 1. Okay? So, di ba doon sa rule, sabi, kapag nag-cross ka daw ng, yun ang sabi doon? Each time a component is crossed, the number must change. Okay? So, kailangan daw nating ma-change yung numbering natin kapag nag-cross tayo is isang component. Okay? So, nag-cross tayo ngayon dito sa pressure switch. Okay? Pressure switch. Nag-cross tayo dyan. So, magiging number 2 na to. Okay? So, ngayon, this is number 2 na rin. Okay?
Ito ay number 2 na rin. Number 2 na to. And this is number... mali. Number 2 pa rin to. O, yan. Okay? So, dito naman sa part na to, dahil nag-cross tayo sa isang normally close contact ni S na isang relay, magiging 3 na to. Okay? Dahil 3 yan, magiging 3 na rin to. And this is 4. And 4 na rin to. O dahil connected yung L2 sa 4, magiging 4 na rin to. The same time, magiging 4 na rin to. Okay? Tama. Yan. So dito, no? Dahil meron na tayong 4, this is magiging 5. This one is 5 na rin kasi connected siya. The same time, dahil connected siya, magiging 5 na rin to. So, ganyan lang kasimple ang maglagay ng numbering. Okay? So, ulitin natin para mas ma-perfect natin siya, no? Let's ulitin natin. Yeah. So, galing sa line 1, this is number 1. Okay? Then, 1 magiging 1 na rin to. Tama? Then, this is 2. Dahil itong 2 na to is connected dito sa S na to, no? Connected siya dito, dito, and dito, magiging 2 na rin to. 2, 2, 2, and 2. Okay? So, nag-cross siya dito sa S. Okay? Nag-cross siya sa S, so magpapalit tayo ng number. Magiging 3 na to, and magiging 3 na rin to. Then, ito yung magiging 4. And yung line 2 natin is magiging 4. Dahil connected yung line 2 natin dito and dito, dito and dito, magiging 4 na rin siya. Okay? 4 and 4. Ayan. So, sa part naman na to, no, sa part naman na to, nag-cross na naman tayo ng isang component. So, magiging 5 to, and dahil connected ito, magiging 5 na rin yung connector niya. 5. Ayan. So, ganun lang kasimple, no, na gumawa ng numbering. So, kapag meron na tayong numbering, let's proceed doon sa ating actual wiring diagram. Okay? Yun ang sunod natin gagawin, yung actual wiring diagram natin. Okay? Punta tayo dito ngayon. So, meron tayong line 1 and line 2 dito. Okay? So, paano pa yung magiging connection natin nito? Okay? So, kunwari, isipin natin itong mga component na to is nasa loob na ng panel board. Okay? So, usually, gagawa ko ng color coding dito. Okay? Para mas maintindihan natin. So, let's with blue. Ayan. Then, ito din. Gawin din natin blue. Red and blue and pink. Okay. So, kung papansinin natin, no? Let's start with this part. Yung line 1 natin, no? Is co-connect ngayon doon sa pressure switch. Okay? Pressure switch. And yung pressure switch natin dito is a... Ano ba to? Normally open or normally closed? Ano sa tingin nyo? This is normally open. Okay? Normally open po siya. So, punta tayo ngayon dito. So, yung line 1 natin, papunta doon sa common. Okay? So, let's use this red muna, blue. Okay? So, ito, i-co-connect natin siya ngayon doon papunta sa common. Okay? And meron tong numbering. Kung familiar kayo sa ferrules, no? Kung familiar kayo sa ferrules na ikino-connect sa wires natin, no? Yung itsurang ganito, familiar kayo. Tapos nandito na yung wires. Meron po yan numbering dito. Minsan 1, 2, 3, mayroong numbering yan. Tapos minsan naman letters. Okay? Ito naman, itong part na to is yung iniipit natin doon sa terminal block. Okay, ito yung tinatawag na ferrules.
So dito sa Virals, dyan mo man makikita yung numbering niya. Okay? So ibig sabihin, ang numbering dito is 1. Ang numbering din dito is 1 din. So tapos na tayo dito sa part na to. Okay? Sa part na to. Ngayon, pasok naman tayo dito sa part na ito. Itong part na to, okay, sa part na to, then yung part na pababa niya. Okay? Hanggang dito, dito, saka dito. Okay? So, let's start with that. Okay, so after kasi nun, no, 'di ba, meron na tayong 1, lumabas na ngayon sa pressure switch. Ang gagawin ko, babaguhin ko na rin yung kulay para mas maintindihan natin. Okay? So from tawag dito, from pressure switch, pumunta na ngayon yung una doon sa S1 natin. Sa S na relay natin, 'di ba? Papunta na siya doon sa S na relay. Ayan. Galing dito, papunta na dito. Okay? So, di ba normally open siya? So, dito tayo manggagaling. Ngayon, saan ngayon yung normally closed na relay na nakakonect sa S? Ayan. Ayan. So, this is common. So, ibig sabihin, no? Dito, kukonect siya papunta dito. Okay? Kukonect siya papunta dyan. The same time, yung ilaw din natin, kukonect din doon. So, pwede akong pumunta dito, pwede rin akong pumunta dito. So, choice natin yung kung saan tayo pupunta. So, pwede rin natin papuntayin na lang doon. Ayan. Tama. Then, yung reset button natin, pwede rin natin i-connect dito. Ayan. Then, yung normally open din, yung common nito, no? Yung common nito, pwede kong i-connect doon. Or, pwede ko rin siyang i-connect dito. Ayan. So, parehas lang naman din kasi sila, di ba? So, ganyan. So, lagyan natin ang numbering. So, 1. Ah, hindi na siya 1, no? This is 2 na eh. Okay, 2. This is 2. 2. This is 2. And this is 2. Ang numbering po nito is yung makikita nyo sa ferrules, ha? Ayan. So, ngayon, na-connect na natin tong parts na to. Okay? So, itong part na to, okay na. So, pasok tayo dito sa part na to. Okay? So, after niya, sa normally closed contact ng S, lalabas siya as normally closed, papunta sa ating horn. Okay? So, galing dito, pupunta siya sa horn. Okay? Tapos, yung horn naman natin is yung papunta na ngayon sa ating line 2. So, ano yung numbering natin dito? Di ba, paglabas dito is 3. Dito rin is 3. Then, magiging 4 to, magiging 4 na rin yun. Okay? Then, yung ilaw natin, itong ilaw natin na to, pwede rin natin itong i-connect dito. So, this is 4 na rin. Alin pa ba? Tapos, yung relay natin, no? After pala ng reset. Okay? So,
So dito naman, yung reset natin, papunta ngayon dito. Okay? Ayan. So this is 5. This is 5 din. Then lalabas na rin to sa ating phone. Pwede kong i-connect dito. So this is... May nakalimutan tayo, no? Yung labasan nung... Yung palabas dito. Dapat connected yan dito. Tama? Tama. Oh, yes. This is... Diba galing 2, lumabas dito is 5, and this is 5. So, ganyan yung magiging wiring natin. Medyo magulo nga lang sa pagsusulat, pero kapag wiring na, kailangan nyo yung ipasok doon sa wire lock. Okay? So, ganyan ang gamit ng numbering. Okay. So, okay na tayo dito, no? Nag-gets na natin dito. Ngayon, pag-usapan natin doon sa actual. Dahil wala tayong laboratory ngayon, yung mock-up nyo is hindi pa naman yere. Ang gagawin ko is ito na muna. Okay? Ganito na muna ang gawin natin. Okay. Okay, guys. So, let's start wiring dito. Okay. So, yung line 1 and line 2 natin, no? Ang magiging line 1 and line 2 natin is nandito sa part na to. Circuit breaker po. So, line 1, line 1 and line 2. So, lalabas dyan is line 1 and line 2 rin. Okay? So, ito yung magiging pressure switch natin. Okay? This is our pressure switch. Then, ito naman yung magiging relay natin. Na tinawag natin S. Okay? So, dahil wala naman tayong ditong connection, i-ano na lang natin. Tawag dito, imagine na lang natin na meron dalawang connection dito. Okay, let's start. So, ang gawin natin dito, no, mag-imaginary wire duct tayo dito para mas makita natin. Okay. So, dito, line 1. So, una pumasok yung line 1 doon sa ating pressure switch na common. Tama? Okay. For example, meron tayong wire duct dito. Okay. So, this line 1. Pupunta siya ngayon dito sa common. Okay? So, numberan natin. 1 and 1. Yung numbering nga, yun yung makikita natin doon sa ferrules. Okay? Yan, meron na tayong 1. Okay? So, after niya lumabas sa 1, lalabas siya sa normally open, magiging 2 na siya. So, na ito is 2. Saan siya ngayon papunta? So, una niyang pupuntahan is yung normally closed contact. No? Yung normally closed contact ng ating 14 pins relay. Okay, so okay, so hanap lang ako ng example ng 14 pins relay. So ito, ang tanong natin dito, no, sino ba yung normally open contact saka normally closed contact dito? So, kung familiar kayo doon sa basic motor control, makukuha natin yun dito. Okay? So, ang isang normally closed contact dito is yung 9. Ah, hindi. Hindi 9. Ang normally open pala yung kailangan natin, no? Ang isang normally open contact dito is yung 1 and 5. Okay? 1 and 5. So, 1 and 5.
So, yung 2 natin, papasok siya ngayon. Papunta sa 1. Okay? This is 2. Ayan. Tama? Okay, tama. So, yung 5 natin dito is magiging wire number 3 na. Okay? Napupunta na ngayon sa mapunta na ngayon sa horn. So, ito yung horn natin. Yung 5 natin okay, yung 5 natin pupunta na ngayon dito. Ayan. So, anong number na to? This is 4. At, this is 3. Tama, this is 3. Ito naman yung magiging 3 niya. Then, lalabas na ngayon yan papunta doon sa line 2. Ayan. So, may numbering din yan. Yung number niyan is 4. 4 din yung nandito. Okay, so kung babalikin natin yung circuit natin, ang ginawa na ginawa po natin dito is itong part na to. Okay, let's do this part naman. Dun sa ating indicator lamp na red. So sa indicator lamp natin, kukuha din siya ng supply doon sa labasan ng pressure switch dito. Okay? So same kulay ko na lang, no? So galing dito. Kukonektin siya diyan. Tama? This is 2 pa rin, tapos magiging 2 rin to. Okay? Then, lalabas na ngayon. Teka, dapat ata, ang ginamit nating kulay dito is brown para mas maintindihan. Ayan. So, for yan. So, ito naman, yung lalabas dito, kukonek din doon. So, 4 din yan, this is 4. Tama? Okay. Okay, okay. So, okay na tayo doon sa second rung. So, dito naman tayo sa part na to. Naman tayo sa part na. So, dito pa rin siya, no? Papunta ngayon to sa reset button. Okay? So, dito, papunta ngayon siya dito sa reset button. Okay? Yung reset button naman natin, no? Yung reset button naman natin is papunta doon sa 13 and 14 ng relay. Okay? Yan, papunta sa 13. Then, lalabas naman yung 14 ng relay, papunta sa line 2. Numbering muna na tayo. This is number 2 to, magiging 2 rin to. Then, lalabas to is 5. 5 din to. Okay, so lalabas na yan sa ating line. So, which is number 4. Okay? So, lagyan natin nung normally open. Ay, teka. Palang may mali dito. Dapat normally closed to, no? Itong part na to.
So dapat hindi yan dito. Dapat dito yan nakakonect sa 9. So this is number 2. Okay? Tapos ang gagawin natin dito, yung push button na naka-connect sa number 5 sa 13, i-connect lang natin siya doon sa normally open contact. So ito, punta siya sa 2. This is 5 din, no? Then lalabas sa 6. Tama, lalabas sa 6. Okay, papunta na ngayon to doon sa... Tama ba? Mali. Okay. So, galing muna sa 2. Okay, galing sa 2. Ito. Papunta dito. So, this is 2 pa rin. So, lalabas yan sa 6. Ang 6 natin is magiging 5. Na to, papunta natin. Ayan. So, ganyan yung magiging wiring diagram natin sa actual. So, ang tatandaan nyo lang dito is yung numbering, no? Yung number ng wire. Hindi yung number nung pins. Okay? So, ganyan yung magiging wiring diagram natin for this component. Okay? So, paano naman sa PLC? Okay? Pag PLC naman, no? So, for example, naka 24 volt system na tayo dito. Okay? So, 24 volt system. Paano naman pag sa PLC yung diagram natin? So, unang-una, kailangan natin i-analyze muna yung pins ng PLC. Okay? So, ang pinakauna dito, no? Ang pinakauna natin gagawin dito is i-mark muna natin yung 24 volts saka 0 volt. Okay. So, for example, kasi nandito yung 0 volts niya, no? Ayun, yung 0 volt. Nandito sa part na to. Then, ito naman yung 24 volts. Baliktad ata yung kulay. So, yung 0 volts, ito naman yung 24 volts. So, i-connect natin yan ngayon doon. Okay. So, for example, yun ang pinakauna natin gagawin. So, for example, yan yung positive. Negative. Ito naman yung positive. Ayan. So, okay na. Ngayon, i-connect natin ngayon. Okay? I-connect natin ngayon dahil ang unang magiging input natin dito, no? Ang magiging unang input natin dito is yung... So, analyze muna nga natin. Meron tayong tatlong input dito, which is... dalawang input lang pala, no? Which is yung pressure sensor natin, saka push button. So, addressan na natin sila. Addressan na natin sila. So, this is X1, X0... Ito naman yung magiging X1 natin. Okay? Tawagin natin tong output na to as Y0 and Y1. Okay? Ayan. So una, no? So unang gagawin natin, okay? So, based doon sa diagram natin, no, yung output na output daw natin is naka-connect sa horn. Okay. So, unahin muna natin yung inputs natin. Unahin muna natin yung input. So, dahil X0 yan, i-connect ko ngayon. Okay? I-connect ko ngayon yung normally open nito
sa X0. Ayan. And yung common nito is i-connect ko ngayon doon sa 24 volt. Ayan. Siguro maglagay na tayo ng numbering dito, no? Maglagay na tayo ng numbering. Okay. So, 1, 2, ito rin to. Ayan. Okay na. Then, tawagin natin tong 4. This is 1 din. This is 4. So, 4 na rin to. Ayan. So, na-connect na natin ngayon. No? Na-connect na natin ngayon yung pressure switch natin doon sa ating PLC. Pa? Okay? So, na-connect na natin siya. Ngayon, yung isa pa nating input is yung switch natin. Okay? Yung switch natin. Itong switch na to. So, i-connect natin siya ngayon sa X1. So, ito. I-connect ko ngayon to papunta sa X1. So, magiging, ano number to? 3 and 3. Okay, magiging 3 and 3 yan sa wiring. Then, ito naman, i-connect ko ngayon to papunta doon sa 24 volt. Or pwede ko na siyang i-connect din dito. Which is nakalagay sa 1. Ayan. So, okay na tayo sa inputs. Output naman tayo ngayon. Dahil maliit lang naman itong buzzer and yung light natin, hindi na natin kailangan gumamit ng magnetic contactor or relay. Kaya na itong pagganahin ng built-in na relay ng ating PLC. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko, i-connect ko ngayon to si C0C. Okay, i-connect ko ngayon si C0 papunti dito sa 1. So, 1 to, magiging 1 din yun. So, yung output nito, okay, itong output na to, i-connect ko ngayon dito sa Y0. So, meron na tayong 2, 3, 4. Magiging 5 na to, no? This is 5. This is 5. 5 na rin to. Then, pupunta yan sa negative terminal. So, this is 4. Okay. Okay na yung horn natin. Last one, no? Yung last one natin is yung ilaw natin. So, pwede kong kumanect ng jumper na lang dito papunta doon. So, magiging 1 din yan. Tama ba? Mali. Galing dito, papunta doon. So, this is 1 na rin. Okay? Tapos, yung output na to is Y1, pupunta ngayon to dito. So, pwede natin siyang pangalanan na 6. Then, 6 na rin yung nandito. Okay? Then, yung negative nito, pupunta rin yun doon. So, this is 4. So, ganyan siya. Ganyan lang ang wiring kapag
PLC yung gamit natin. Okay? Okay, so paano naman yung magiging program nito? So yung program nito, hindi na muna ako gagamit ng GX Developer. Oops. Teka, parang nawala siguro yung connection. Hey, wait lang, medyo nawala lang yung connection ko, no? So, kailangan ko sigurong i-restart ngayon si mirroring ko. Okay. So, wait lang guys, ha? Wait lang po. Okay. So, naputol kanina at ito lang naman yun. So, lalabas dito. Lalabas dito. Then, pupunta dito. Magiging 6 yan. Tapos, 4. Din doon yung papunta sa negative. Okay? So, ganyan lang po yung wiring kapag ganyan lang po yung wiring natin kapag PLC yung gamit natin. Okay, paano naman sir yung program? So, di muna ako gagamit ng GX Developer. So, dito muna ako gagawa ng program natin. Okay? Dito. So, yung inputs natin, no? No? Tandaan lang natin na yung pressure switch natin X0, yung push button natin na normally close is normally close to, so X1. Tapos, ang output natin is buzzer na Y0. Then, red light na Y1. Okay. So, pressure switch. So, mangyari, meron tayong ganito, then meron tayo dito sa kabila. Okay. So, dito, maglalagay ako ngayon ng Y1. X0 na normally open. Okay? Normally open po yun. Okay? So, dito magkakaroon tayo ng normally close. Okay? Normally close na push na contact, no? Okay? O siguro is mas maganda. Unahin natin yung output. Okay? So, normally open contact. Normally open contact po tayo dito na nakakonect kay X1. Alright? Then, meron tayong Y0 dito. Okay. Meron tayong Y0 dyan. Then, meron tayong latching device dito na nakakonect kay Y0. Tama. Then dito, maglalagay ako ng normally close contact na nakakonect kay Y0. Okay? Or pwede natin gamitin pala muna dito yung ano, no? Pwede natin gamitin dito yung tinatawag natin internal relay. So, sabihan natin M1. So, M1 to. M1 din to. Ayan. So, ito is papunta ngayon to sa ating output na Y0, which is yung horn natin. Or yung buzzer natin. Okay? Then, magko-connect din ako dito. Para kay Y. Ah, mali. Magkoconnect ako dito para kay Y1. Okay. So, double check natin
Yung X0 natin, no? Ang X0 natin is yung pressure switch. Yung YX1 naman natin is yung push button. So, nagkamali pala ako dito, dapat this is normally open push button, dapat green to o light green ito, hindi red. Okay? So, yung Y0 natin is yung buzzer and yung Y1 natin is yung red light natin. So, ganyan lang po siya. Okay? So, ganyan lang ka, simple yung magiging ladder diagram natin sa loob ng PL. And ito yung magiging connection niya. Okay? So, dun muna ako magtatapos for our first part of developing diagram. Okay? So, ito yung magiging activity nyo na isasubmit nyo sa ating sa SPC layer. Okay? So, paki-screenshot na lang po. No, paki-screenshot na lang ng video na to. Then, ito yung problem niya. Okay? And ito yung supporting diagram niya. Ayan. So, this is your first activity for this course. Okay? For this subject. Okay? So, kung meron kayong mga tanong, paki-comment na lang sa baba if hindi ko kayo estudyante. And para sa mga estudyante ko, pwede kayong mag-chat sa GC. Okay? Sa GC lang po ah. Hindi na ako nag-entertain masyado ng mga personal DM and personal PM. Okay? So, sa GC na lang tayo mag-usap-usap. So, kung wala na kayong ano ba yan? Kala ko, nasa klase ako. So, if any questions, sabi ko na, no? And dito tayo magtatapos ng ating lesson for today. Okay, thank you so much for watching and see you for the next lesson natin for Advanced Motor Control with PLC application. So, thank you so much and goodbye!